Oh, saksak natin yung susi. Yan. Pagkatapos, i-turn on natin ng 5 times. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. So, kapag umilaw na kabayan, ang gagawin natin ay, ipipress natin yung lock ng twice. 1, 2. Nakasaksak kabayan yan, ha? Press, unlock. Yan. So, magre-react kabayan yan. Ayan, hello, hello mga kababayan. Nagbabalik po si Super Mario Travels at tayo po muli ay magre-reprogram ng susi. Ang i-reprogram po natin ngayon, ang ituturo ko po sa inyo ay reprogramming ng susi para po sa Toyota Revo 7K engine. Ito po yung may mga power lock na Revo. Okay? Mga kabayan, ulitin ko lang po, ang pag-reprogram po ng susi kabayan ay hindi po nakukuha sa madalian. So, ulitin ko lang po palagi. May mga sequence po na tinatandaan dito at yung duration ng time. So, yung may marami ko na pong mga tutorial tungkol po sa pag-reprogram ng susi, pero marami pa rin po nagtatanong sa akin kung naka-insert daw ba yung key doon sa simultaneous. So, kabayan, sabi ko po nga sa inyo, tandaan po ninyo mabuti kung ano po yung sinasabi ko dito. So, mga kababayan, ang pag-reprogram po ng susi ay ito po ay hindi nakukuha ng madalian. Ito po ay nakukuha sa tiyagaan. Medyo mabusisi lang po to. Nakikita lang po ninyo, kahit may guidelines na po dyan, ang kala po natin ay madali lang. Pero, mahirap po ang pag-reprogram ng susi. So, kabayan, alam naman po natin sa larangan po ng automotive industry, ay pataasan po tayo ng kategori. So, mga kababayan, ang kalamang ito ay binabahagi po ninyo sa inyo ni Super Mario Travels para matutunan din po ninyo mga kabayan, para lahat po tayo ay nakakaintindi. So, ito po ay magagamit natin pang habang buhay. Ito po ay hindi mananakaw nino man. So, kapag ito po ay alam natin, magagamit natin po ito pang araw-araw na hanap buhay kung may pang magpapareprogram ng susi. Kasi kung nagre-reprogram tayo ng susi, kakaiba ka sa mga kasama mong mekaniko. So, bibihira po ang nagtuturo ng ganitong reprogramming. Ayan mga kababayan, at bago po natin simulan yan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe po kay Super Mario Travels. At bilang suporta po sa aking munting tahanan, pakipindot din po ang notification bell. May tatlong pong choices dyan na lalabas. Pakisilik po ang all bell para every time na mag-upload po tayo ng ganitong klaseng video ay inunitify po kayo ng YouTube. Okay mga kabayan, let's go! So ayun mga kabayan, ulitin ko lang po, ang kireprogramming po natin ngayon ay Toyota Revo 7K engine. So mga kabayan, magkakaroon po tayo ng actual ngayon, itong gagamitin natin susi, pero dalawang gagamitin natin susi kabayan, ito at saka ito. So ayan, ito kasi yung susi ng Revo, manual kasi yung Revo dito sa amin. Tapos ito, kasi magagamit tayo ng lock, unlock. So itong dito natin papakita, pero ito yung gagamitin natin doon. Okay mga kabayan, itong isa. Dalawang gagamitin natin susi. I-re-reactmit natin kabayan para mas makatotohanan, para mas maintindihan po ninyo na mabuti. Okay, let's go po tayo kabayan. Toyota Revo 7K engine key reprogramming. So number 1, insert key. Isaksak lang natin ang susi, pagkatapos turn ignition on 5 times. Pagsaksak ng susi, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Tapos, wait until the indicator light will be appeared. Okay? Hintayin po natin yung indicator light. Makikita po naman natin doon sa may driver side yun kapag umilaw na siya, yung security indicator. Then, pag umilaw na mga kabayan, i-press natin yung lock 2 times. Andiyan mga kabayan. Press lock 2 times. Ito, lock. 1, 2. Okay? Pagkatapos, press unlock. Yan. Pagkatapos, pag mga kabayan yon, nag-response na, maririnig natin, tak, tak, tak. So, i-press na natin yung lock, unlock. Okay? Kumbaga, titisingan na natin kung okay na ang pagpansyon ng ating susi na nireprogram kung nagpapansyon siya. Okay? Okay, let's go mga kabayan. Susubukan natin doon sa sasakyan. Okay? Let's go! Let's go! I-re-reactment natin po mga kabayan. Nandito mga ignition switch niyan. Ignition key yan. So mga kabayan, ulitin ko lang po. Tandaan po mabuti ninyo yung sequence. Tandaan po ninyo yung mga sinasabi ko. Kasi marami pa rin po nagtatanong sa akin kung yung susi ba ay nakasaksak o nakabunot. So kaya sinasabi ko sa inyo mga kabayan, pakinggan ninyo mabuti. So, i-improve natin yung tinatawag nating reading comprehension. Okay, mga kabayan? Para pag nabasa natin,
So ganito lang pala yung ano, ganito lang pa yung procedure. So di ba kabayan? So improve natin reading comprehension natin para makuha po natin ng detalyado, okay? O, saksak natin susi. Yan. Pagkatapos, i-turn on natin ng 5 times, okay? 1 2 3 4 5. Tapos kabayan, yung indicator lamp kabayan, nandito kabayan 'yan. May indicator lamp tayo dito nakalagay diyan. Yan. Iilaw kabayan 'yon. Iilaw siya. Kung pag hindi blue ay red. So kapag umilaw na kabayan, ang gagawin natin ay ipipress natin yung lock ng twice. 1 2. Nakasaksak kabayan 'yan ha. Press unlock. Yan. So magre-react kabayan 'yan. Tak tak tak. So ayun. Tapos bunutin natin. Ayan. Then, itesting na natin ngayon. Press natin lock and lock kung siya ay gumagana na. Okay? So, kung hindi pa din nakuha kabayan, itry ulit po natin. So, ang pag-reprogram po kabayan ng susi ay hindi po nakuha ko agad sa isang hindi nawa one shot yan. Kahit ako po kabayan ay hindi ko din po ma one shot minsan ito. So, kasi may duration po ng time at saka may sequence. Okay? Sana po kabayan nakuha natin. So ayun mga kabayan, natapos na po tayo sa pag-reprogram ng susi. At sana kabayan ay matutunan po ninyo ang mga bagay na ito kasi napakahalaga po nito. So sabi ko nga po sa inyo, kakaiba ka kapag ikaw ay nagre-reprogram ng susi. Kasi iilan lang po sa mga technician, kahit po sa kasa sa amin, ilan lang po nagre-reprogram ng susi. So ang kabayan sa pag-reprogram po ng susi ay tiyagaan po ito kabayan. So hindi po ito minamadali. So parang pag-asinso mga kabayan, hindi po minamadali ang pag-asinso. So, katulad din ng pag-reprogram susi, hindi din po minamadali. Ito po yung dinadaan sa tiyaga. Sikap at tiyaga. So, ayan kabayan, at sana po ay marami po ninyo natututunan sa akin. At katulad nga niyan, marami po nagre-request ng sa key reprogramming. Ayan po kabayan, magsasawa po kayo sa pag-reprogram ng susi ng inyong sasakyan. Okay? At hindi lang po sa inyong sasakyan, at yung kayo po yung mga mekaniko, maia-apply po ninyo ito sa inyong pong pang-araw-araw na trabaho at pang-araw-araw na hanap buhay. Okay mga kabayan, hanggang sa muli. This is Superman Travels. Ika nga, sharing is caring. Huwag niyo pong kalimutan kabayan, subscribe si Superman Travels bilang suporta po sa aking munting tahanan. At pakipindot po ang notification bell, pakisilik po ang all bell para every time na mag-upload po tayo ng ganitong klaseng video ay inunotify po kayo ng YouTube. Okay mga kabayan, hanggang sa muli. Bye-bye!